Ang topic po natin ngayon ay ang top 10 best-selling cars of all time. Request po yan ni Darwin Reyes at saka ni Christian Genio Buensalido. Sa number 10 spot po natin ay ang BMW 3 Series. Ito po ang best-selling model ng BMW, accounting for over 30% ng kanilang total sales. Isa po itong executive na compact car na inilabas noong taong ipinanganak ako, 1975, para ipalit doon sa O2 Series nila. Yung mga unang labas po nito ay available lang sa 2-door. Pero over the years ay nag-diversify po sila from compact car to 4-door sedan. Nagkaroon din ng 2-door convertible, 2-door coupe, at 5-door wagon. 48 years na po sa market ang BMW 3 Series. At sa loob po ng panahon na yon ay bumenta na ito ng mahigit 16 million units. Sa 9th spot po ay ang Ford Model T. 1908 po nung unang ilabas ang classic car na ito mula sa Ford. Alam nyo guys, bago po inilabas itong Ford Model T, ang kotse noon ay para lang sa mga mayayaman. Kasi ang mga kotse po noon ay matagal gawin, kaya mahal. Pero dahil po sa idea ni Ford, ang presyo po ng kotse noon ay naging affordable. To the point na kaya na po itong bilhin ng masa. Naging possible po yan dahil sa pag-implement ni Ford ng mas efficient na production process sa paggamit ng assembly line. At dahil po dyan, ito po ay regarded as the first ever mass-produced car. Naging malaking success po ito agad dahil bumenta ito ng mahigit sa 15 million units. Considering na ang populasyon noon ay higit na mas kaunti kaysa sa populasyon natin ngayon. Ang next po sa list natin ay gawa ulit ng Ford. At ito po ay ang Ford Fiesta. Bago ko po ni-research itong pinagkukwentuhan natin ngayon, akala ko itong Ford Fiesta ay recently lang. Pero ang Ford Fiesta po pala ay noong 1976 pa nag-i-exist. Ang mahigpit na kakompetensya po nito noon ay ang Fiat 127 at Renault 5. Pagdating po ng 1986, after 10 years mula nung una itong nilabas, muntik na po itong i-discontinued ng Ford. Dahil daw po yan sa mataas na production cost. Pero dahil nung mga panahon na yon ay pataas ng pataas ang presyo ng gasolina, yung mga dating mahihilig sa malalaking kotse na may malalaking makina ay nagsimulang maging interesado sa kotseng mas maliliit na may mas maliit din na makina. Na katulad po ng Ford Fiesta, doon na nagsimula itong sumikat dahil doon nila nakita na maganda pala ang handling nito. Tapos although medyo maliit ang makina nito, very responsive naman. Tapos competitive pa ang price tag nito. Inabot po ng 41 years sa production ang Ford Fiesta na bumenta ng mahigit sa 22 million units worldwide bago ito na discontinued noong 2023. Ang next po sa listahan natin ay hindi pamilyar sa akin. Ngayon ko lang din po naalaman itong sasakyan na ito. At ito po ay ang Lada. Ang Lada ay resulta po ng technical cooperation ng Fiat at saka ng Soviet Union. Na ang goal po nila noon ay makapag-produce ng very cheap na people's car. Na mas mura pa dun sa mga Western counterpart nito. Pero kahit na ito ay mumurahin, dinesign po nila ito na napakatibay. Kinamitan po nila ito ng makakapal na steel panels. Kasi guys, noong mga panahon na yon ay very rough ang mga terrain sa Russia. Lalo na kapag winter. Kaya hindi po uubra doon yung mga kotseng putso-putso lang ang pagkakagawa. Dahil po sa ito ay very affordable, umabot po sa 17 million units ang naiproduce at naibenta nito na ginamit noong Soviet era. Ang next po sa listahan natin ay ang Honda Accord. 1976 po noong unang ilabas ang Honda Accord. Over the years ay marami po itong naging versions. Merong hatchback, merong coupe, merong station wagon. Pero ang pinakasikat dito ay yung ginawa nilang 4-door sedan. Noong 1984, ito po ang best-selling car sa Amerika na gawa ng Hapon. At mula naman noon ay palagi na itong kasama sa listahan ng mga best-selling cars doon. At hindi lang naman doon sa US ito naging best-selling car kasi naging mabenta rin po ito sa ibang mga bansa. Kasama na po dito sa Pilipinas kung saan ito ay tinuturing na parang luxury car pagka nakasakay ka sa isang brand new na Honda Accord.
Mula naman po noong 1976, ang Honda ay nakapagbenta na ng 17 million Accords. Ang next po sa listahan natin ay ang Volkswagen Beetle. Sino ba naman ang hindi makakakilala dito sa Beetle? Bata pa lang po ako ay sikat na ito. Natatandaan ko po noon na naguunahan kaming makahanap nito sa daan kasi kapag nakakita ka nito ay pwede mong batukan yung kasama mo. Basta sasabayan mo lang ng sabi na peace pendong kotseng kuba. At kapag nasabi mo yon, hindi kanya pwedeng gantihan. Pwede ka lang niyang gantihan kapag nakakita rin siya ng Volkswagen Beetle. Pero kidding aside, ang Volkswagen Beetle po ay 1938 pa noong unang inilabas. Ang konsepto po nito at ang basic function ay formulated by none other than Mr. Adolf Hitler. Dahil ang gusto niya po noon ay makapag-produce ng very affordable na kotse para sa mga German. Ang pinakaunang Beetle po ay tinawag na Type 1. Two-door lang po ito na kasya ang 5 passengers. Ang makina pong nakasalpak dito ay yung tinatawag na Flat 4 or mas kilala dito sa atin as Boxer Engine. Noong early 2000s ay ito po ang nasa top spot ng best-selling car of all time. Pero noong 2003 ito po ay na-discontinued. At sa loob ng 61 years in production po ng Volkswagen Beetle, ito po ay bumenta ng over 21 million units worldwide. Ang next po ay gawa ulit ng Honda. Ito naman po ay ang Honda Civic. Ang Civic po ay ang kotseng nagpasikat sa Honda sa larangan ng automotive. More than 50 years na po ito sa production kasi 1972 po ito unang inintroduce. Bago po ito inilabas ng Honda ay sikat na sila noon sa pagmamanufacture ng motor. Tapos naisipang pumasok ng Honda sa automotive, naglabas sila na una nilang 4 wheels na tinawag na Honda T360. Kaya lang hindi po ito nag-click, kaya muntik na pong sumuko ang Honda noon. Ang plano na lang sana nila ay mag-concentrate na lang sa pag-manufacture ng motor. Pero sumubok pa sila ng isang beses at yan na nga po yung Honda Civic. Sakto naman po, nung ilabas nila ang Honda Civic ay nagkaroon ng worldwide na oil crisis. Kaya yung mga mahihilig noon sa malalaking sasakyan na may mga malalaking makina ay nag-shift sa mga maliliit na sasakyan na tulad ng Honda Civic. Mula po noong first gen ng Honda Civic ay marami na pong sumunod na generation kung saan marami na ring mga naging pagbabago. Pero palagi po yan tinatangkilik at saka inaabangan yung pag-release nila ng new model, lalo na nung mga Honda fans. Eh hindi po nakakapagtaka na mula noong 1972 ay umabot na sa 30 million units ang naibentang Honda Civic worldwide. Ang next po sa listahan natin ay ang Volkswagen Golf. 70s din po noong una itong nilabas, 1974 to be exact. Isa po itong front-wheel drive na hatchback na ginawa ng Volkswagen dahil nag-a-attempt sila na ipalit ito sa Volkswagen Beetle. Pero dahil sa sobrang iconic po nitong Volkswagen Beetle, hindi rin naman po ito agad mapantayan ng Golf. Kahit na ang makina po nito ay hindi masyadong powerful, ang stock po nito ay tumatakbo ng hanggang 110 miles per hour or 177 kph. Dahil po sa ito ay tuner friendly, marami pong tuners ang pinagtitripan ito na gawing sleeper car or yung kotse na mukhang stock pero nakikipagsabayan sa mga sports cars. Ito po sa Pilipinas ay hindi masyadong popular itong Volkswagen Golf. Pero sa ibang mga bansa, lalo na sa Europe, hit na hit po ito. Kasi umabot na po sa over 35 million units ang naibentang Volkswagen Golf. Ang next naman po natin ay parang saling pusa. Kasi hindi po katulad ng mga ibang nasa listahan natin na puro mga sedan or mga generic na kotse. Ito po ay pickup truck. Pero isinama ko na po sa listahan natin kasi napakarami pong naibenta nito na umabot na sa over 41 million units. At ito po ay ang Ford F-Series. Ang F-Series po na pickup trucks na ginawa ng Ford ay unang inilabas noong 1948. Ito po ang pinaka-iconic na pickup sa Amerika.
kasi nung una pa lang po itong inilabas ay ginamit ito ng mga kano talagang pangtrabaho or pangkargahan sa mga farm, sa lumber, sa mga minahan at iba pa. Very diverse po ang lineup nito. Merong F450, merong F550, F600, F650 at saka F750. Pero ang pinakasikat po sa kanila ay yung F150. At ang number one po sa best-selling car of all time ay ang Toyota Corolla. Hindi na po siguro kayo magtataka kung ito ang nasa number one. Kasi 1966 pa lang po ay mayroon ng Toyota Corolla. Nagsimula po ito noon as a compact car na mayroong makina na 1.1 liter engine. Ang Corolla ay hindi naman natin makukonsider na pinakamaporma or pinakamabilis. Pero kung bakit ito ang naging number one, kasi yung mga buyer naman sa totoo lang ay hindi naman priority ang forma at saka yung bilis. Karamihan na mga bumibili ng kotse, ang priority po ay yung reliable, yung matibay, affordable, easy to fix kasi maraming available na pyesa, tapos mataas ang resale value. Na lahat naman po ng katangian na yan ay nasa Toyota Corolla. Dahil po yan sa dedication ng Toyota na makapag-provide ng high quality cars na sakto lang ang price para sa masa. Mula po noong 1966 ay umabot na po sa mahigit 50 million Toyota Corollas ang naibenta sa buong mundo. At kung pagduduktong-duktongin po natin lahat ng Corolla na naibenta ay malilibot nito ang mundo ng 5 beses. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong kwentuhan natin about sa best-selling cars of all time. Paalala ko lang guys, huwag nyo kakalimutang mag-like at saka mag-share para patuloy na lumago itong channel natin. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!